Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hey, what's up guys? In this video ay ipapakita ko sa inyo bakit pala tumaas itong si Luna or si Terra. Guys, nag-pump siya ng 170% within 24 hours. Aalamin natin inside this video. And of course, alamin na rin natin bakit, Mark, malaki na yung pera nyo ngayon ulit sa Binance. Meron nga ba kayo, nag-deposit ba kayo? Ano ba yung ginawa nyo? Bakit lumalaki? Kasi nung previous video na ginawa ko is 800, 2,000 lang siya. Right now, nadagdagan na naman ng 83,000. Yesterday, wala akong ginawang video, pero i-update ko kayo ngayon. And tuturuan ko na rin kayo ano ba yung mga ginagawa natin para makapag-buy tayo ng mga magagandang mga crypto na kung saan, in the long run, pwede ho tayong kumita. So if you are interested inside this video, make sure na panoorin nyo yung video na to hanggang sa dulo at ituturo ko, ipapakita ko, i-share ko yung knowledge ko kung paano po maghanap ng mga magagandang crypto na pwedeng bilhin and in the long run, pwede kayong kumita. Okay, let's go! Yes guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. Nananatili po yung ating promo dito sa ating YouTube channel gaya nung nandun sa intro, which is ang gagawin nyo lang, like and share. And guys, magra-raffle tayo ng 1,000 worth of BNB and BUSD. Plus, mag-comment kayo dyan, hanapin nyo po yung mga hidden word na sasabihin ko sa mga video na meron. Yung mga iba, okay lang kung wala, kaya hahanapin na lang natin. Kung yun yung napili yung video na kung saan pipili ako ng mananalo. So, 3 winners, weekly yun, guys. Okay? So, tuloy natin. So, ngayon, guys, nandito tayo ngayon sa coin market. Tumaas po itong Luna or Terra. Alam nyo, guys, ito palang Luna and Terra, pwede po nating itrade yan sa Binance. Sa mga wala pang account sa Binance, guys, please, gawa kayo ng account nyo sa Binance para makapag-create kayo ng pwede kayong bumili, pwede kayong mag-buy and sell. So, sa mga wala pa, pero pag meron ka na, okay, pwede kayong bumili. Available po ito ngayon sa Binance. And the good thing guys, pwede na po sa BUSD and USDT. Alam nyo ba na nag-pump ito ngayon ng 161% or 170 yung itinaas nito? Okay, pero abangan, ganito yung gawin nyo guys. Ito yung ituturo ko sa inyo kung paano kayo sumabay sa mga ganito. Pag ganyan na, kung nag-hold kayo, huwag kayong bumili na natumaas na sila. Huwag kayong bumili. Bili lang kayo kapag bumalik na ulit sa presyo. Bababa yan, Mark. Bababa pa rin yan. Okay? So, ganito guys, para maaral nyo yung isang cryptocurrency na bibilhin nyo. Ito yung ginagawa ko. So, I need to learn first kung ano yung foundation nitong Terra or yung anong crypto yan. Okay? So, ang binili ko kasi kaya medyo malaki ngayon is yung Ethereum. Pero ito, pwede rin po kayong bumili. Hintayin nyo lang na bumaba ulit. Bababa ba yan? Yes, lahat ng tumaas, bumababa rin. Okay, yung iba, kaya naiipit kasi yung excitement nila na tumaas nito. Kung bibili kayo dyan sa price na yan, bababa rin yan ng ganyang percent. So, hintayin nyo lang na bumaba ulit. Okay? So, hintayin nyo lang na bumalik sa presyo. O kaya, medyo mas mataas, pero pwede na rin yan na kung saan pwede na kayong bumili. So, huwag nyo sabayan yan. Sabi nga, buy low, sell high. Huwag kayong mag-buy high, sell low. So, guys, ngayon na, 213% as of making this video ngayon itinaas nito. So, is it good to buy sa ganitong sitwasyon? Guys, okay, so ang sa akin, ang tip ko sa inyo, kung kayo gusto nyo sundin, huwag po kayong bumili kapag ganito na po kataas. Okay, bakit? Ang tawag ko dyan, overbought na siya, masyado ng maraming nabili. Anytime na ito, pwede na siyang bumaba. So titignan natin ngayon dito sa Binance. Okay, ganito guys, at binibigyan ko na kayo ng tip para makita nyo bago kayo bumili. So before kayo bumili, bumibili kayo kapag masyadong maraming nabili. Or ibig sabihin, konti na lang yung supply. Or bumaba siya ng sobra, tsaka kayo bumili.
Kaya ang ginagawa ko kasi, ako hindi ko, baga, bumibili lang ako kapag bumababa. Yung iba, kinakabahan kasi pag bumababa. Hindi, yun yung panahon na talagang dapat bumili kayo. Kung luna kayo ngayon, nakita nyo 213%. So, doble sana yung pera nyo. Pero, syempre, yung panahon ngayon na to, luna USDT. Tignan natin kung meron ba dito sa check natin to. So, meron siya. So, nakita nyo guys, 214% yung itinaas nitong cryptocurrency na to within 24 hours. Ha? So, guys, nag-start tong Luna. Ang totoo nito, ito yung dating Luna. Okay, hindi ko alam kung ito yung dating Luna. Kasi nag-collapse, na bumalik ulit. Ayan, no? Nakikita nyo. Okay, ito yung dating Luna. Okay, yung history niya, ito yung old na Luna na umabot ng $119 yung isa. Pero yun nga, nagkaroon sila ng problema. Nag-start to nung May. Okay, so nakita nyo, nag-collapse siya at parang wala siyang price. Ngayon, binuhay nila ulit nung September ba to? Lumaki. Ayan o, lumaki siya September. Ito, nagbalalaro lang siya ng 6, gano'n. Pero nung umabot ng September, ngayon lang September, nag-pump. Bakit siya nag-pump? Ang sabi kasi nila, yung tax daw, is yun yung pinaka-burning mechanism niya. Ibig sabihin ng burning mechanism, binabawasan nila yung supply by burning o tinatanggal nila dun sa circulation yung mismong yung coin na yon. Okay, so nakita nyo guys, 200. Ngayon, kung bibili kayo ngayon, may mga chance na pwede nang bumagsak. Okay, kasi overbought na. Okay, overbought na yung mismong luna na to. Sobra na siya. So, ang abangan nyo, kailan siya ulit bababa. Kaya lang, wala pa yata sa futures to. Ewan kung meron sa futures. Okay, so, kung risk taker kayo, kahit risk taker kayo, huwag kayong bumili ng ganitong sitwasyon na. Okay, kung mag-hold lang kayo, huwag yan. Abangan nyo ulit, nabababa siya ulit. Kung magkano ibababa niya. So, ito dati, 1 lang siya, naging 6. Okay, within 24 hours, 200%. Kung naitsamba nyo, bumili kayo nito nung 1. Yung date niya ay yung presyo niya is 1. 2. Okay, two days ago. Okay, so tsamba nyo sana, malaki yung... So, kaya lang, hindi naman ganyan yung trading. Okay, so ngayon guys, sasabihin ko rin pala, bakit lumaki yung kita ko? So, yun nga, bumili tayo ng Ethereum. Kasi ito namang Ethereum na to, meron siyang good news na lalabas, yung from proof of work, which is true mining, to proof of stake, which is yung by staking, or yung na-meet na siya, less yung energy yung nagagastos sa proof of stake compared dun sa proof of work. So, medyo naiintindihan nyo na, yung mga sinasabi ko kapag pinag-aaralan nyo na yon yung mga proof of work. Yan. So, dito ngayon guys, ang ginawa ko naman, meron pa akong isang binili. So, isang binili ko dito is yung KDA or kadena. Itong kadena na to, ito ay mainnet. Nasa first layer din to na undervalued. Bakit undervalued? Tumaas dito, na rin to ng 17 before. So, titingnan natin dito. Okay, nakabili na ako dati dito sa KuCoin. Pero right now is, ito ay mainnet. Mainnet din siya na undervalued. Bakit ko nasabing undervalued? Alam nyo ba guys na ito ay Solana killer. Sabi nila Solana killer. Okay, pero bumagsak siya ng sobra nung nag-drop lahat yung crypto. Pero alam nyo ba guys na ito ay may sariling website. Okay, pag-aralan nyo yung kanyang white paper. Okay, para makita nyo yung fundamental nito. Undervalued sa akin to. Pero kaya bumili na ako. Bumili ako ng worth 60,000 yata. Okay. Pag bumalik to ng 17, 7, magkano yon? Ilang percent yung itataas niya? Ito yun o. Yung YTD niya or yung 1 year na performance niya guys. Ito. Tumas na siya dati ng 17. Ang totoo, 17 yung pinakamataas niya. Okay. And then nag-drop hanggang, yun o, 1. Pero ngayon, nasa pinaka-deep na siya. Okay, yung pinaka-deep, o ilagay natin yung old, yung mismong 1 year na kwento. Ito. Nag-start siya ng 0.16, o mga ganun mga point. Okay, nung 2020, ito yon tumaas siya. Okay, 2021, nag-1, and then, so yung price na bago siya tumaas, ito yun eh, saktong-sakto yung price niya ngayon. Okay, so mga to, ganito yung price niya nung bago siya umakyat ng 7, or 24 pala, umabot siya ng $24. Okay, so, nasa pinaka-deep level na, I'm waiting na mag-pump to para lumaki. Mabilis siya pag lumaki to kasi bakit? This is mainnet. Hindi ko sinasuggest na bilhin nyo to ah.
Okay, ganito lang ako. Pinapakita ko paano ako mag-aral ng fundamental. Okay, fundamental. So, dito, available na rin to. Itong guys, itong cryptocurrency na to, meron na sa Binance. Kaya sa Binance din ako bumili. Ayan. So, marami sa kahit anong crypto exchange meron siya. Pero, ay, siyempre, sa Binance din yung ginagamit natin. Ayan. So, nakabili tayo ng, ilan ba yun? Basta, worth of 60,000. Ayan. So, kung titingnan nyo yung white paper niya, punta kayo sa white paper niya, and then pag-aralan nyo, ito ay mainnet. May sarili siyang blockchain. Ayan. Katulad din nito nila Solana, nila Ethereum. Ayan. May sarili siya. Okay? So, kung gusto nyo naman yung ito pa maganda diyan. Siya rin ay proof of work, ay blockchain niya, proof of work siya. Eh, tapos ang maganda diyan, may combination siya ng proof of work blockchain that combines the POW directed. Okay, graph. Okay, so parang kuan din siya, mining din siya pala. Okay, hindi siya proof of stake, pero may combination siya. Okay, na consensus mechanism. Aralan niyo rin 'to anong mga ibig sabihin niya, and then at saka meron siyang acrylic graph. Okay, so scalable siya. Scalable version of Bitcoin. Kadena claims it can provide the security Bitcoin while being able to offer. Ayan, so pag-aralan nyo yan. Okay, nabasa ko na rin kasi to. Kaya, okay, who are the founders? Nandito yung mga maganda dyan. Meron silang founders na nakalabas. Ang maganda kasi dito, okay, dating JP Morgan na empleyado yata or isang executive, yung isang may-ari etong kadena na to. So, yun. Kapag napag-aralan nyo yan, kapag lumaki, lalaki yung inyong pera. Okay, ganun yung ginagawa natin. Okay, alam nyo ba na hindi nag-chart yung pinakamayaman sa pagdating sa investing? Walang iba kundi si Warren Buffett. Dati, sabi niya, okay, ganito rin siya, inaaral niya yung mga pagtaas, pagbaba, pagtaas, baba. Hanggang sa nalaman niya, dun sa Intelligent Investor na libro na kabaliktaran pala yun pag kumita ka, gusto mong kumita ng malaki. Yun nga yung nangyari sa kanya. Kaya, number one siya. So, aralin nyo yung fundamental niya. And then tingnan nyo yung tinatawag nilang kung value investing, kung ano ba yung value nitong cryptocurrency na to. And yun nga, ito sa akin nakikita ko, undervalued na siya. Kasi bumaba siya na yung deepest noong before. Okay, so nakabili tayo ng 6 yata. O ilan ba yung nabili natin dito na kadena? Check nga natin. So ilang 770 na kadena yung nabili natin. Pag yan bumalik ng $24, 1,000 ang S, 1,000 ang isa, eh malaki yung ilalaki ng ating pera. Ang totoo, binili ko lang pala 50,000. So, ngayon, nasa 70,000 na yung price. Meron ng 20,000 na itinaas. Okay? So, magdadagdag pa ako. Itong Filecoin, meron din, maganda rin po yung kwan nito, and Ethereum, at marami pang iba. Ang ano pa yung mga tip ko sa inyo pala, guys, pag bumili kayo ng crypto, maganda, bilhin nyo rin pala yung mga native token ng mga crypto exchange, katulad ni Binance. Yung BNB, native token niya yan. Yung iba't iba pa, okay nang hindi ko banggitin, hanap kayo ng mga crypto exchanger na may sariling token. Yung native token kasi nila may utility, ibig sabihin may gamit. Ginagamit yon for discount at binibili yon kapag meron silang mga staking. Lumalaki yan. At ang good news naman sa Binance, meron silang burning mechanism. Every quarter yata meron nagbo-burn sila. Okay? Anong bang ibig sabihin ng burn? Sa circulation kasi, halimbawa, meron silang 100 million. Kung magkano ibo-burn? Ibig sabihin yung circulation 100 million. May mga crypto kasi doon na hindi naga or pwede nilang i-burn yung mismong sariling, halimbawa yung Binance, bina-burn nila. At kapag nababawasan yung supply, syempre tumataas yung presyo ng mga available kasi kumukunti. Yun yung ibig sabihin dahil, yun ang dahilan. Kaya maganda, magbili lang kayo na magbili. So ang ginagawa ko is, bumibili ako. Then guys, nag-trade din ako ng, syempre, yung mismong derivatives. Pero hindi lahat, siguro $100 hanggang $1,000 yung trine-trade ko every time na nagtitrade ako dito sa mismong futures trading. Nagtitrade din ako. So, minsan kumikita tayo ng 5,000, 10,000, pero hindi lahat ganun. May mga time na nalolos din ako. Okay, so ito lang yung aking video. And update kayo, na-update, sana na-update ko na kayo dito sa ating pera pala dito. Kasi sabi ko nga, from 800, 2,000, then ngayon, karoon na ngayon yung presyo, yung ating pera. So, 890,000 as of making this video. So, make sure guys na mag-create kayo ng account kay Binance kasi one of the most trusted na exchanger and biggest exchanger in the world, yung Binance. Kaya, mas na pagkakatiwalaan natin. So, sana nagustuhan nyo yung aking video. If you're interested, okay, mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel. At nagustuhan nyo, please like the like button. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer.
Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.